So, nahihinaan ako sa kanya dahil hindi ko makakain yung talagang lakas niya. Pero sa iba, pwede yan. Pwede na. Pero sa akin, parang mahina pa rin. Ay, kaysa magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng video na to at sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo guys at magandang araw sa inyo. Ito, may re-refer tayong isang electric fan. Ayan, hindi na maitsurahan sa sobrang dami at kapal ng alikabok. So, yan, ang brand ito ay Camel. So, ito ay isang wall fan o yung sinasabit sa may pader, no? Ang problema nito, sabi ng may-ari, ay umiikot kaya lang walang hangin. So, tignan natin kung bakit walang hangin. O, so, yan, pipihit lang natin. O, yun, umiikot nga at walang hangin. Paano nga naman magkakahangin? Ayan. Mabagal. So, oo nga. Sa ganyan, pwedeng kapasitor, pwedeng shafting busing. So, kung baka mahigpit. So, ang gagawin natin dito, babaklasin lang natin itong takip. So, tanggalin na natin buo. Saka natin linisan kasi makalikabok. So, baklasin ko muna siya para maipakita sa inyo kung ano talaga ang problema. So, yan guys, nabaklas na natin siya. At ito, ang unang-una natin gagawin kung bakit mabagal siyang umikot o mahinang umikot. Dahil dito, ayan o, mahigpit, paikutin. Kumbaga sabi nga ni Juan, maganit. O yan, mahigpit. Tapos ang pre niya at rasulong, medyo malaki. Ayan o. O, laki o. So, yan guys, ito ang magiging problema ng ganito. Maaaring shafting at busing. So, yan guys, baklasin natin itong takip para malaman natin. So, yan guys, babaklasin natin itong... Ito nga palang ano niya, sira na din yung granahe, you know. Kasi, naipipihit siya, dapat kasi hindi mapipihit. Pipigilan itong swing arms, pero napipihit siya. So, ibig sabihin, sira itong mismong maaaring dito sa may, ano niya, naputol. Babaklasin natin ito mamaya. Dito muna tayo sa... busing niya. Baklas na natin. Okay naman yung busing sa shafting dito sa likod. So dito tayo sa harap. So yan, nasisilip ko yung sa harap niya at parang okay pa naman at makinis-kinis pa yan. Hindi lang makita at matutukan mabuti ng camera, pero okay na okay pa siya, yan o. So makintab pa at makinis. Kaya lang parang natuyuan siya ng langis. So ibig sabihin nito, langis lang. Magawin natin dyan, ubuhusan lang natin ito ng langis. Yan. Nice. Ulang lang ng langis. Dagdagan na natin para mahaba-haba ang laban niya sa tag-init. G-boy! Yan, saka lang natin gaganyanin, no? Yan, dumulas na. Ginagawa mo! Yun, makasok na yung langis. Dagdagan pa natin. Yo. Sige na, ang tagal mo eh. O yan guys, dito tayo ngayon. Ito kasing mga cable tie niya, nalalagna, yan o. Yan. So, pagka ganyan, na naluto na yung cable tie, dahan-dahan lang kayo. Huwag yung babaklasin ng buo na bibiglain. Dahan-dahan. Baka mahablot ninyo yung wire, maputol. O ito, dahil okay naman, ang gagawin natin dito, tatali na lang natin. Yan. Para mahila natin ng
dahan-dahan. Yun. O yan o, tatanggal na. Palang natin ikabit tong cable tie. Yan. Tapos, langisan na rin natin to. Itong bushing niya sa likod. Yan. Sabihin nila hindi tayo naglalagay ng langis. Oo yan. Naglagay na tayo ng langis. Oops. Tumulo. Napadami. Yan, para hindi siya tutulo. Yun. Okay guys, okay na. At pwede na natin ibalik. So, sandali lang. Meron pa tayo nakakalimutan pala, no? Dahil malaki yung plane nito, kanina inalog natin. Maglalagay tayo ng dagdag na spacer, no? Kasi doon sa kwan kanina, nalog natin siya, medyo malaki-laki yung, ano? Malaki yung play niya. So, magdadagdag tayo ng spacer. Hahanap lang muna tayo ng spacer. Ayan, nagdagdag tayong spacer dito tayo sa likod nagdagdag. O yan, okay na yan. Subukan natin siyang ibalik. So, mayroon pa din, malaki pa rin. O, testingin natin to kasi pag tinornilyo natin yan, baka humigpit. Sakto na. Yan, okay na. Testingin natin siya ngayon na isaksak.
Pero mas maganda sana kung meron LC para nakikita natin kung malakas. So yan, nalagay lang natin tong mismong LC niya. Yan. Yo. So, ala yung lock dahil yung lock na nakakabit dati dito sira na. So, palitan natin siya ng lock. Yan, meron tayong kakabit. So, yan. Ayan guys, testingin muna natin. Hindi ko pa nilinis yung LC. Medyo malikabok pa. Testingin lang natin. Yan. So, testing. Yun, umikot na. So, nahihinaan ko sa kanya dahil hindi kumakain yung talagang lakas niya. Pero sa iba pwede yan. Pwede na. Pero sa akin parang mahina pa rin. Kasi number one. Yan. Dapat ang number one yan. Ganyan. Eh number three na yun. Umuugong. So condition naman yung Elise eh. Yan. Mapapansin ninyo matagal huminto. So ibig sabihin okay naman yung shafting bushing. Papalitan natin itong kapasitor. Ito. O, hanap lang tayo ng pamalit. Hanggalin ko muna itong LC at baka mabali. Titingin tayo ng kapasitor. O, nakakita ako. Testingin muna natin itong isa. Pag dito malakas na, pwede na. Yan, ganyan muna. At di na muna natin siya papagsusingin. Yan, ganyan lang muna siya. Test lang naman. Kukakabit natin yung LC. Para malaman natin kung malakas nga ba. Yan. So, kakabit natin 1.5 400 volts. Di lang kita mabuti, pero yan. Eh no, 1.5 400 volts. So, testingin natin siya dyan. Kung uugong na ba siya. Sa number 1 tayo. Yan, lagay na natin siya sa number 1. So, yun. Timano, umikot. At malakas na. Number 1 pa lang. Bright and bright ka talaga. So, yan. Okay na. So, ibig sabihin, kapasitor nga. May problema rin. Ayan guys. Kabit lang natin to at lalagyan natin ng electrical tape. O, tanggalin muna natin ulit itong LC at malinisan. Yeah, para naman makonselo yung may-ari na gamitin itong kanyang electric pan. O, lagyan lang natin siya ng electrical tape para hindi makukuryente. Kapit na natin yung LC sa kayong screen. At nayari na natin siyang nalinisan. Para mayari na. Yan. Okay na. So, testingin natin siya ngayon uli. Saksak. So, number 1 pa lang yan. Ayan, mapapansin ninyo, naka number 1. Ikaw alam kung magalingan tiyamba mo, malakas eh.
Number 3, uy, so lakas talaga. Number 1 pa lang, mararamdaman mo na yung ugong ng hangin. Ayan. Number 2, lalong lumakas. Number 3, sobrang lakas. So, ayan guys, okay na siya. Hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat sa panonood ng video na to.